What's up mga kasama? Nandito na naman ako. Nandito na naman tayo kasama ko. Meron tayong Panasonic 7 kg Eco Aqua Beat. Power natin. Ito issue niya. Wash, rinse, spin. Tinan mo. Nag-start siya. Nag-blink. Ibig sabihin, working yung program. Pero, walang vibrate sa tubig. Kahit, lagay natin na spin. Yan, wala ding pitik yung pitik niya sa drain motor, wala din drain motor. U12, hindi naman bukas pinto kaya U12. Yan. Yan, wala. Totally walang response. So, tingin ko walang response yan sa lahat ng motor. Sa motor ng inlet, sa motor ng motor, sa motor ng drain motor. Wala yung, hindi ko alam kung switching ang wala galing sa triac or common ang wala galing sa live, alin man sa dalawa, wala silang common o wala silang switch. Malalaman natin yan pag binuksan na natin ang unit. So, so yan mga kasama, ang line 1 natin, lagi katabi ng fuse. Line 1, tapos malapit sa relay, yun yung line 2. Malapit sa relay, line 2, white, yellow, zero line out. Zero line out kasi yellow, yun o. Ayan, ang daming nagsikabitan. Ibig sabihin, mag-out muna siya sa relay bago magsikabitan dito. Sa mga motor, motor ng wash, motor ng drain, motor ng inlet. Yan, yellow yun. So, kailangan natin matesting kung nag-out ba to. Sa AC ha. Mamaya, buksan natin. Tapos, yan, dito tayo magla-line 1. Tapos, magla-line 2 yan dito mamaya. Ito, natural, meron yung brown eh. Ah, white, meron yung white. Live yan eh. So, magre-relay yan dito. Magsi-zero line out yan sa yellow. Dapat merong yellow lahat. Yan. Pag walang yellow lahat, ay isa pa dun, dito rin tayo mag-check. Switching yan ng mga motor. Switch ng wash, drain, reverse, inlet. Basta alin man dyan sa switching ng mga triac ng mga yan. Triac ng, ito triac ng normal cycle, reverse cycle, ng inlet, tapos yan, maliliit na yan, triac yan. Inlet, tapos drain. Tapos yan, yung mga, ano niya, mga out ng mga triac. Transistor, switching transistor para sa voltage. Parang relay na rin yun. So, yun muna. Ito, kailangan may relay siya. Zero line out. Kailangan yun ng motor. Line 2 ng motor yan. Ang wala ng motor, yung line 1. Kailangan magkaroon siya ng line 1. At saka, zero line out. So, magagaling yung line 1 dito. Kasi may fuse eh. Ayun, may fuse. Kalat yan. Live na yan. Pumunta dito. Live pumunta doon. Live pumunta doon. Magsiswitch na lang siya doon mamaya. Tsaka yung maliliit na track. Magsiswitch yan dyan mamaya sa mga motor. So, kailangan din niya mag-relay para sa live ng common ng lahat ng motor. Kulay yellow. So, tingnan natin. Wait lang ah. So, teka. So, ayan nga mga kasama. Ito ginawa natin ah. Nag-tester ako kanina dito. Line 1. 250 volts meron. Line 2. White. 250 volts meron. Palagay ko ito yung kanyang zero line out. Zero line out para sa lahat ng common ng motor. Tapos, line 1. Punta sa fuse. Punta dito sa paa ng triac. Magsiswitch siya papunta dun. Pag ito naman magsiswitch siya papunta dun, ito nagsiswitch para sa tubig, para sa drain, yung pula, sa cycle na yan ng motor, at saka ito sa cycle na yan. Tapos ganito ang nangyari dyan. Wala siyang zero line out talaga. So sinusukot ko naman to, line 2,
tapos yung ruling out niya, nagiging 220. So, ang ginawa natin, ito. Ayan, pinutol natin yung zero line out para hindi bumalik sa board ang shorted. Pinutol natin zero line out. Tapos sa line 1, sa line 2. Teka. Ayan, sa line 2. Kumuha tayo ng contact sa line 2. Humingi tayo ng boltahe. Tapos, assemble tayo. Kinanik natin sa common ng motor ng lahat para magkaroon ng common ng motor ng lahat para pag start natin magkaka-common na. Wala naman tayong problema sa mga switching triac TR. Ibig sabihin TR switching, wala tayong problema dyan. Nagsiswitch naman, tinesting ko kanina, pag pinlay ko nagkaka 250 volts itong tubig, pag pinuos ko nawawala 250 volts. So wala tayong problema sa mga triac. Ang problema natin yung high AC voltage 250 zero line out, yun ang nawawala. So ayun nga, bigyan natin ng boltahe ang zero line out galing dyan sa white na yan para magkaroon siya ng zero line out para masupplyan niya lahat ng motor yan, para magkaroon ng common lahat ng motor. So ayan, okay na to, testingin na natin guys. So ayan mga kasama, nagtesting tayo. Nag-testing tayo, tapos ayan. Mahina ang tubig, bali sinando ko na lang yung tubig ng ano, ayan, para mga pag-testing. So ayun nga mga kasama, sinasabi ko sa inyo, ito ang master nyo, Techniway. Oo, maraming master, pero ito ang master nyo kasi marami nang gagaya sa akin. So ayun nga, nakita nyo sa video ko anong sira. May iba dyan, mag-upload na naman. Comment nyo na lang sa section kung ano masasabi nyo guys, pero matagal ko nang ginagawa to. May mga nag-check up na nito, ano, sira naman talaga yung board niyan. Hindi gumagana yung board, may problema talaga. Kaso, pag hindi mo alam kung gawin yung board, papalitan mo talaga ng board yan. Ito, wala akong makitang ganitong board eh, kasi may ginawa din akong ganito nung nakaraan. Iba naman ang sira nun, walang power, totally hindi mo talaga magagawa. Tapos ganyan din yung board, wala akong nakuhang board nun. Wala akong nakuhang pamalit kundi universal board. So ito ganun din. Well, may board ako nito pero iba. Kasi iba yung model nito, Echo Aqua Bit 7 kilograms. Yung board, meron ako niya, may mga brand yung board ako nasa bahay. Pero iba yung board nito. Hindi kagaya nung sa akin. So, naayos pa naman sa mga talagang electronics na nagsimula sa mga LED TV, sa mga amplifier, yun. Pero iba kasi ito eh, kahit mahalang ko sa TV. Kasi yun naman ang pinagsimulan ko dati sa mga LED TV, sa mga lumang TV. Pero iba yung circuit nito, iba din yung mga diagram niya. Basta iba, may mga triac siya. Although, madali para sa mga maalam na gumawa sa mga electronics. Pero yung ibang mga masters electronics, parang sa akin din nila tinatanong kung anong gagawin. Kung paano, o ano. So, sinashare ko din naman sa kanila yun para, ano, para dagdag kaalaman din sa kanila. So, yan guys, okay na ang unit. At guys, make sure na naka-subscribe kayo para updated tayo sa mga bagong upload.